Hi guys! It's me, Rins, and welcome back to my channel! So, ayun guys, ang gagawin natin ngayon ay magme-makeup and skincare haul. Random kasi siya eh. Nabili ko siya sa drugstore dito sa Japan at sa online. Bali, Japan product and Korean product siya. So, halo-halo siya. Na i-makeup haul natin ngayon. So, umpisa na natin. So, start natin dito sa nabili ko sa drugstore. Suncut Tone Up UV Essence SPF 50+++++. So, na-try ko na kasi siya, guys. Although, naka-package ng ganyan. Diba? So, yan. Ngayon yung packaging niya. So, ito, made in Japan. At ito siya. Tone up. Nakasulat dito, tone up. So, ayan. Apeta na ganyan. At ang bango niya. Ang bango. Parang siyang lavender na may pagka-candy. Yung amoy. Ayan siya. Ang maganda kasi rito. Siyempre, nakapag-sunscreen ka na. Kapag-tone up ka pa. At madali siya i-apply, guys, sa skin natin. Ito yung merong ano, sunscreen at ito yung wala. Now, nakikita niya naman yung difference. At pag natuyo siya, hindi siya malagkit. Wala yung nakakairitang lagkit. Pwede siya sa mukha. Pwede rin siya sa katawan. Sa mga na-try kong sunscreen, ito yung pinakagusto ko na na-try. Kaya iba-iba rin kasi may mga nagamit din kasi ako sunscreen dati. Alam niyo yung pag na-apply niyo na siya, at pinatuyo niyo na. Ang lagkit. So, ayoko nun. Ito naman, sa drugstore din. Dito sa local drugstore natin nabili. Ito, marami daw review na itong Heroine Make. Yung mura lang siya. Siguro nabili ko siya 1,000 to 1,200 yen. Ngayon yung packaging niya. Yan. Yung binili ko ay yung brown. At ito guys, talaga sobrang ganda. Pag in-apply mo siya, hindi siya yung nagpa-powdery. Ito. Kuwari, pag umiyak ka, natatanggal siya pa kunti-unti. Ito, hindi. Dito, kahit naligo ka na, naghilamos ka kinabukasan, hindi siya natatanggal, guys. And then, next. Naman tayo sa Heroine Make din siya. Eyeliner waterproof. Pinili ko din siya. Brown. Ito yung dulo. Ito ata yung parang pang-blend. Sabi to quick eyeliner. Let's see. Kasi dito, madali siyang iguhit. Pero sa mata, hindi ko lang alam. Dahil, alam niya naman, ang pag nagda-draw ng lalo na pag-pencil sa sa eyeline, medyo mahirap. Ako talaga, ginagamit ko sa eyeline ay yung hindi siya pencil. Ang matawag dito. Hindi rin siya brush. Yun, parang ganito yung dulo. Yan. Pero, well, naman masama mag-try ng iba, diba? And next, ito naman ay binili ko rin sa drugstore. Witch Pouch Cushion Blusher. Cheek color niya ay sweet orange. So, ganyan niyang packaging niya. Yan. Ang cute niya. Ang liit eh. Madali na siyang dalin. Ang cute, parang maliit siyang foundation. Ganyan yung sponge. Orange. So, pagdagan na tayo. Kapag na-blend na. Hindi siya mahirap i-blend, guys. Yan. So, I think magagamit ko siya ng madalas. Mga may pagka-orangey na makeup. So, yan. Ang Witch Pouch Cushion Blusher. Then, ito naman ay Japan brand din siya. Sa drugstore ko rin siya nabili. K-Tokyo Face Powder. Ang bili ko yung glow type. Meron siyang cushion.
Kung mapapansin nyo, may pagka-glittery kasi siya. Siguro hindi siya makikita sa camera, pero meron siyang glittery sa loob. Maganda, smooth. Marami rin brand ng makeup dito sa Japan. At marami din ako syempre hindi pa na itatry. Kadalasan talaga Korean brand yung binibili ko. At hindi ko rin alam kung bakit. Dahil siguro mas mura yung Korean. To be honest. Mas mura kasi sa Korea kumpara dito. Pero hindi naman lahat ng item dito mahal. So meron din naman ako binibili ng mga ano, Japan product. Lalo na sa mga ano, pang skincare, ganun. So, next na tayo. Next, ang CanMake Tokyo Color Change Eyebrow. Ang brow niya nabili ko. Ginagamit daw siya after mag-line ka na ng eyebrow mo. Then, ito i-apply mo sa taas. Gusto ko rin yung mga brand ng CanMake. Nasa lahat, mura. Ginagamit siya ng mga teenager dito sa Japan. Kilalang-kilala ang brand ng CanMake. Ayan. And CanMake Tokyo Color Change Eyebrow. Next. Ayan, same din. CanMake Tokyo rin siya. Primer. So, ang cute niya. Ayan lang. Oh, may spatula. Ayan. Pag in-apply mo, ganyan lang din. Parang, ewan ko lang. Siguro kukuha ka lang pa ganyan. Nadadirect kasi sa balat mo, parang ayoko. So, yan. Kung papansin, hindi nga lang halata. Pero smooth siya sa balat, guys. Amoy pandikit. Eto, mura rin siya sa CanMake. So, na-curious lang ako kaya nabili ko siya. And then, wala rin kasi ako ng primer. Well, baka maganda naman siya sa ano. Maganda naman ang resulta pag ginamit natin sa mukha. Ayoko lang talaga yung spatula niya. Siguro kung hindi ko magagamit yung spatula, siguro tataktak ko na lang siya pag ganun. Yan. Another, CanMake uli. So, nakakailang CanMake na tayo. Katatlo pa lang at tatayang CanMake. So, yun. Next, CanMake Tokyo Lip and Cheek Gel. At ang shade niya ay 06. Ang cute ang packaging niya. Ang cute. Akala mo maliit na libro lang. Guys, dahil nga excited ang lola mo, ginamit ko na siya. Nakikita nyo. Yan, ganyan yung kulay niya. Ito. Yan. Ang ganda. So, pag isi-check nyo, ganyan. Parang kulang pa nga yung kulay. Diba? Pag dino, ayan siya. Pag dinoble naman, yung kulay niya. Yan. Ah, parang buhay na buhay pag sa cheek mo nilagay, diba? Pero pag sa akin siguro, medyo hindi ko na gaanong i-apply. Mapula naman yung cheek ko. Pag nagbablush ako, hindi na gaano. Nagmumukha na akong kamatis. Lalo na kapag kamainit. Ayan siya. Maganda siya kasi nagagamit siya sa cheek natin and then sa lips natin. Ayan ang CanMake Tokyo Lip and Cheek Gel. Man ang yan. Nabili ko siya sa Don Quixote dito sa Japan. Mura siya, guys. Siguro apat na set to. So, isa lang muna kinuha ko na nasa baba yung apat, ay yung tatlo. Yan siya. Yan yung ginagamit ko pang eyelash. Maganda siya kasi syempre mura. Huwag na tayo magpaka ano-ano. Mura kasi. Yan. Pinili ko siya sa halagang 1,000 plus or 4 pieces na ganito. Apat na ganito. So, sobrang affordable, diba? Ayan, ang fake eyelashes. So, next, tatalo na tayo sa Korean brand na binili ko sa online. Start natin dito sa April Skin. So, nakita ko siya sa online. Yan, April Skin.
marami namang review at syempre hindi naman may tatanggi. Maganda ang mga product ng April Skin. Ito ang sponge. Yung foundation. So, yan. Lagi na-apply natin. Yan. So, ang name pala nito, April Skin Dual Cover Cushion Foundation and Face Powder. Yan. And yung liquid foundation. Yan. Ito ang liquid foundation. Then, ito, ipi-flip lang dito sa taas. And then, ikot. Yan. So, na-flip ka na siya, guys, oh. Yan. So, ito naman yung matte powder. At ito naman sa matte powder, yan, matte talaga siya. Matte kasi siya, hindi naman siya makikita, eh, no? Pero yan. Ang ganda niya kasi dual na. Social ng ano, ng packaging. So yan ang April Skin Dual Cover Cushion Foundation and Face Powder. Ang shade niya ay number 22. Next naman natin, Take a Layer ng 3CE. So ang cute ng packaging niya. Oh. Ang color daw nito ay red. And parang nakakatakot yung wine red ata ito. Yan. At parang sobrang pigmented niya, guys. At yung amoy niya. Amoy vanilla. Ito ko ang amoy vanilla eh. Kasi ang tamis ng amoy. Parang ang sarap kainin. Mahilig ako sa red lipstick na lipstick or lip tint. So, yan ang Take a Layer ng CE, 3CE. So, next naman natin, 3CE pa din tayo. Style na The Soft Lip Lacquer. Na para siyang color orange. Top nandito niya, oh. Ang sarap niyang hawakan. Yan. Mas soft matte siya. Yan. So, yan guys. Sobrang creamy niya. At ito, amoy vanilla pa din. Ang sarap kainin. Hindi pa nagtatagal sa labi ko. Kinain ko na yung lipstick. Then, next. 3CE. Pa din tayo. 3CE Maison Kitsune Multicolor Palette. More orangey rin talaga siya. So, magagamit ko talaga siya sa mga orange makeup. So, meron man sa instructions sa likod. Yan. Kung saan daw i-apply. Yung mga glittery niya is ito. Itong limang color na to. At yung matte lang dito ay yung brown. Ayan. Ang 3CE Maison Kitsune Multicolor Palette. At tayo sa Etude House. Tama ng Etude House Dear Darling Water Gel Tint. Ang shade niya ay BR401. So, para siyang tomato. So, ganyan siya. Para siyang orange. Reddish na orange. Orangey na reddish. So, yan siya. Nakakabuhay din ng lips. Ay, yung amoy niya. Ay, nalagyan yung ilong ko. Nalagyan yung ilong ko. So, yung amoy niya, para siyang amoy lollipop. Maganda yung kulay niya. May pagka, yan nga. Reddish na orange. So, yan. Magagamit din natin siya sa mga dito natin. So, ito ang Etude House Dear Darling Water Gel Tint.
Yan tayo sa Etched House Play Color Eyeshadow Juicy Bar. So, yan. Ang Juicy Bar. Ang cute ng packaging. Sa online ko rin siya nabili. So, halos sa mga Korean brand na meron ako, binili ko sa online. So, marami tayong magagawang makeup dito. Mini Lip Kint Best Love Lip Color. Sa ano niya, meron siyang NANI? Sorry guys. So, meron siyang 5 shade. I-compare mo naman sa ano, sa ibang lip tint. Diba? Parang anak niya na. Maliit pero marami. Diba? Ayan, sa online ko lang ito nabili din sa Etched House. Alam ko, hindi siya nabibili sa store dahil sabi nga, sa ano limited lang daw sa online. Ayan ang Etched House Mini Lip Kit Best Love. Elizabeth Witch Piggy Hell for Control Hyaluronic Acid 97%. So, ayan. Ayan, dalawa nabili ko. At, try ko rin siya kung effective ba sa skin natin? Ooh, ang cute. Ang cute. Ayan. Wala siyang amoy, guys. Amoy tubig. Excited din ako gamitin siya. Then, kung effective sa ating skin. Sabi dito, yan pala, may English pala dito. Ang drama niyan. Active ingredient, niacinamide, adenosine. So, yun nga, yung dalawa daw yun, merong dito sa hyaluronic na ito. Help the skin whitening, help to relieve wrinkles. So, yan. Gagamit din natin siya. Ayan yun guys. Maraming salamat sa panonood. Like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. So yun guys. Kung kailan patapos na ang video ko at doon pa nalobat yung camera ko. So yun lang guys. Thanks for watching. See you on my next video. Bye bye!